Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update ngayon sa social media, mga kaaldab. Ito yung pinag-uusapan po ngayon at talagang trending. Ang una, mga kaaldab, ay ang private meeting nga po ni Richard Fulkerson kay Attorney Annette Gozon, mga kaaldab. Marami pong nagtatanong, maraming komento, maraming mga sinasabi na na bagong project daw po yun ni Alden, yung pinag-uusapan nila dahil kumbaga magsisimula na nga po ang bagong movie nila ni Bea. Although yun naman po talaga yung purpose at sinabi naman po yun ni Richard Fulkerson Jr. Wala na pong bago doon. Di po ba narinig nyo naman po yun? At syempre kung talagang Alden fanatics ka, yung pinopoint ko, alam mo na agad, hindi na natin pang kailangan ipaliwanag yon. At sa issue naman po, mga kaaldab, na kumbaga bakit lagi sa likod dumadaan si Alden, bakit pag si Alden laging siya na lang yung mag-isa, pero pag aalis siya napakarami niyang kasama, etc., etc., di po ba? Ito yung sinasabi natin na may mga dinadaanan po kasi sila na po pwede po, pero kay Alden talagang umiiwas po siya sa media. Alam niya naman kasi yung media, sinasalubong na siya, kumbaga dumadaan siya sa hindi masyado matao. Nakita niyo naman po yung nilabasan ni Alden na talagang ramdam mo na iilang tao lang po doon ang nahandon. Hindi po ba, dahil kasi kung sa gitna yan, di ang daming video nagkaalat niyan. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Yan po yung totoo. Kaya nga po, may mga bagay-bagay na totoo po talaga yung sinasabi ng mga mamis, mga titas, mga senior sa US. Bagamat wala po tayong matibay na pruweba, pero maglalaon at maglalabas din po yan. Huwag po natin masyadong madaliin, mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga video minsan na ina-update natin na sinasabi nila matagal na, eh hindi naman po ganun katagal yun. Although natapos na po yung concert, may mga video pa nalalabas dyan. Kaya hindi po madali na mag-post agad-agad ng video, lalo na nga po kapag sensitibo to. At dito magsisimula yung gulo. Di po ba, ayaw po ni Alden yung mga ganyan. Ayaw po ni Alden na magkaroon po ng issue ngayon pa na magbubukas na nga po o magsisimula na nga po ang kanyang teleserye na kung saan nga po, mga kaaldab, babago daw po sa larangan dahil ito nga po raw ang kauna-unahang adaptation ng Filipino remake, mga kaaldab. Medyo malaking challenge nga po raw ito, hindi lang kay Bea, hindi lang kay Alden, kundi pati daw po sa GMA Network, mga kaaldab. Ulitin ko lang po para po sa kaalaman ng lahat, malugi man itong show na to, although hindi naman po ito malulugi, malamang ano lang to, baliktaya lang po ito, kumbaga sa salitang kalye, mga kaaldab, na kumbaga kung magkano yung nagastos, hindi siya kakita, hindi rin lugi. Kumbaga ang pinaka maganda rito, bayad po yung o bayad lahat ng mga artista rito, especially si Richards at si Bea. Ang tatrabahuin lang po nila hanggat mayroong ganito, mag-promote para hindi bumaba yung ratings. At kumbaga masasabi natin na lalong umangat na kapag medyo may mga issue na hindi kinakagat ng mga netizen, babaguhin po nila. Bagay yung mga eksena na dapat ganito, babaguhin po nila yon. Gagawa po sila ng bago para akitin na naman po yung mga viewers. Ganyan, ito po yung isa sa mga taktika na kapag hindi na siya nakiklik o kaya 1 week na nga po, eh talagang bumagsak na ang ratings o bumababa na, gagawa po sila ng bago, kumbaga para makakumbinsi na naman po yung mga netizen, mga kaaldab, na panoorin po. Ulitin ko lang po, ah,
for the record lang po, hindi ko pinopromote yung teleserye ni Alden at ni Bea. Binibigyan ko lang po kayo ng update. Yun naman po yung kagandahan dito sa channel natin. Updated po kayo pagdating po dyan. Basta ang importante lang kasi mga kaaldap, kung ano po yung binabalita at kung ano po yung nababalitaan ninyo, updated po kayo. Doon lang okay na eh. Doon lang tapos na. Pero syempre hindi po ako namimilit at never po tayong kumbaga namumersa ng mga tao na paniwalaan po yung mga sinasabi natin. May kanya-kanya pong opinion, may kanya-kanya po silang aksyon mga kaaldap. At base nga po ito sa mga nababasa natin at sa mga mga reaksyon na mga neutral lang. Sila lang po yung masabi nating hindi Alden fanatics, hindi main fanatics, hindi mga Armin. Kumbaga, nakiki-update lang. At sa ipinopost nga po nila na wala na yung Aldab at sinasabi nilang wala nang photoshoot, TV commercial si Mengay, na sinasabing yan na nga daw po yung simula ng pagbagsak ng Aldab at ang namamayagpag ngayon itong mga ibang artista at mga ibang channel na paunti-unti nang naglalabasan. Yan po yung pinuputo nila. Kaya nga po raw lumipat ang TBJ sa Net25 para magkaroon daw sila ng slot kung sakasakaling maglaho na ang kinang ng Itbulaga. Ito'y base lang naman po mga Aldab sa mga naglalabasan ngayon. Although si Alden sinasabing sikat na kaysa kay Mengay. Kumbaga si Alden talagang magdadala ng show kung ibabalik siya sa Itbulaga. Ewan ko lang po mga Aldab kasi hindi naman po natin kita at ramdam. Although may mga bagong teleserye nga po na napapanood sa GMA, sa ABS-CBN o sa Net25 o sa TV5, pero hindi po yun sapat. Although maingay po sila sa social media, lalo na nga po pagdating sa Twitter, Instagram, Facebook, kaya nga po nagsalita si Ogie Diaz na yung mga troll na malaking binabayaran, di po ba, may ipahiwatig po siya. Hindi lang nagegets yan ng mga ano ng mga netizen, yung mga ibang netizen na walang alam, hindi po nila alam talaga yan. Pero yung mga sinasabi kasi ni Ogie Diaz, may pahabs yun. Hindi lang po talaga nila masyado naiintindihan. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na sila-sila rin po yung nagbubulgaran. Sila-sila rin po yung nagbabangayan. Kasi pataasan eh. Ngayon pa na nakukuha na po nila yung mga ibang TV commercial na dating na kay Mengay, tapos nagkakaroon pa ng mga bago. Hindi po ba? Siyempre, pag bagong commercial, doon ka sa pinag-uusapan, doon ka sa sikat, hindi po ba? Para maibenta agad yung product mo. Alam naman po natin na wala na nga pong show si Mengay at sa Daddy's Girls na lang nga po ito lumalabas. Bukod doon, wala na. Pagkatapos nga po, uwi na ng bahay, pahinga na, alaga na kay Baby Teo, hindi po ba? Ngayon dumating na si Richard Fulkerson. Dito natin malalaman kung yung mga TV commercial niya, photoshoot, a-active ba ba? O, kumbaga wala na. Yan po yung tatalakayin natin sa susunod na mga araw. Kaya, lagi lang po kayong tututok dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo. Lalong-lalo na po kapag pinag-uusapan sina Richard Fulkerson at Main Fulkerson. Well, hanggang dito na lang po yung update natin. Comment na lang po kayo.